Nasave ko talaga yan. Kaya pero let's go into the land of dawn, guys. Ayan, umpisa na agad natin ang mainit na laban. Tignan natin yung item dito. The usual sets pa rin. The mask, boots. Siyempre, yung ating jungle item. Yep. Men, si Chester ang mag-hilda. Support Hilda. Sama yung Louie. Kakaiba to. Ano sa tingin mo dito, Kuya Manjin, kung mayu-utilize ba yung Hilda as a support? Kasi, di ba, they need to rotate. And most of the time, wala kang shield kasi hindi ka papasok ng damuhan eh. Hindi ka makakapasok ng damuhan. Feeling ko makakapasok ka pa din kasi si Chester laging nasa damuhan eh. Ay, sa bagay, no? Si Chester pa rin pala yung may gamit. Kanina pa to nag-aabang eh. Oo nga eh, parang bagay din. Kasi may, lagi siyang abangers eh. Pwede, interesting. So, depende rin sa gumagamit pala talaga. No? So, tignan nga natin paano nila ma-utilize. Pero grabe naman yung aggression nila towards the purple buff ng Smart Omega. Ang ganda ng play na to ha, kasi they left Ling alone, tapos dalawa sila ng support na mga manggugulo dito sa purple buff ng Smart Omega. Correctus ka dyan. So, dalawang gulo. Actually, ayun na nga yung purple buff sinimula na dito ng NXP. Nauna pa sila sa Smart Omega. Sabi nila, amin na yan. It's about time. It's time. Pero oy, maganda yung pasok ni Kenji dito. Pero sa ngayon, ang nagiging target ng whole team of NXP right now, Ling, is focusing onto that purple buff. Pero hit ang ganda ng ejector just to stun H2O. Here comes the Lancelot. Hindi niya na nga lang naabutan yung kanyang purple buff. Masakit yan sa isang Lancelot early on to the game. Masakit talaga, pero mas masakit sa Ling. Extended purple buff para kay H2O, so it will give them opportunity to punish Smite Omega in every lane. Pwede silang kumuha ng mga kills, pero makunat to eh. Wala pa ulti. Oo nga, sayang. Pero ayun nga eh, sinasabi natin dun, Kuya Baymax eh, kapag yung Ling may purple tapos mataas yung level, kahit nasa tori ka pa, pwede kang pasukin ng pasukin. Especially with the, eto pa namang Hilda natin ngayon is merong knockback, tapos merong pang mini-stun when he uses the ultimate, tapos makunat, kaya kayang-kaya ka talagang i-dive. So, Smart Omega, get or watch out kapag solo sila sa lane nila. Tapos meron ka pang Avatar of Guardian na pwede ma-follow up na actually nasa top 8. Maganda. Nauna actually dito yung ating si Cartesi, which is good kasi first that gives much more bounty than the second kill of the game. Ayan. And right now, NXP still has the lead. Oo nga. And Rene J manning up to the thumbs because of the concussive blast, because of the extra proc nung thunder ni Rene J. Napalaban, no? Si Cartesi kahit na meron siyang execute tsaka execute high and dry, kulang damage. Oo, hindi niya kinaya. Actually, first time ko nakakita ng matchup na Tamus Gatot Gakuta. And I didn't expect na hindi kakayanin ng isang Tamus yung Gatot man on one onto the on the lanes. Grabe, ganun pala kasakit ang Gatot talaga ngayon. Pero hit using his ultimate target niya rito si Paring Yawi, pero hindi siya nakapag-activate ang kanyang ejector. H2O ang tumaan, pero look at that. Nakatakas pa rin Rene J, daw hindi tumama yung Avatar's Guardian. Si Chester na iwan dito with the dragon, pabalik hit with the basic attacks as well as yung Phantom execution ni Haji Z, taking down Chester. Still, iba pa rin yung mobility na binibigay ng Smart Omega because of the Torn Rose plus the Shunpo ni paring Kenji dito on the assist. So, nakakakuha pa rin sila ng mga kills dito. It's not yet over. Napipigilan pa rin nila yung pwedeng snowball ni H2O. Again, mataas yung kanilang damage output plus yung kanilang pick-up potential, especially sa mga single target skills. Diba, Kuya Baymax? Yes, tama ka dyan. Kasi meron pang Louie dito na hindi pa natin masyado nararamdaman na online para sa next play. Pwede pang bumawa, pero right there onto the top things. Nakakuha yung Tamos, pero hindi na ito makakatakas onto the hands of Chester. Late na rin ang follow-up dito yung Smart Omega, pero Way of the Dragon pabalik. Tapos yung kanyang Phantom Execution, kulado si Parid Chester. Pero look at the kills. Jit Kundo galing sa ating Cho, and the basic attacks from Haji Z will secure another kill for Smart Omega. 2-4 tayo with the gold lead of only 900. Kenji and Haji Z making the place for their team to get pickups. Ang ganda! Oh! Director! Sakto sa wall, pero makunat pa din, Kuya Bema. Wala pa masyadong damage yung ating Chang'o. Tama ka dyan, Kuya Manjin. Kung at least merong isang item, itong si Toshizi,
nako, malamang sa malamang nakuha yung ating Ling dito. Pero speaking of Ling, nako, magpe-basic dito si paring hit. Kung damage siya bibitaw with the basic attacks, pero just engage siya lang din muna galing sa Smart Omega. What's interesting here, Kuya Baymax, is yung Smart Omega, kinokontrol nila per lane. At may napapatay sila per lane, so napipigilan yung pwedeng aggressive moves ng next play Predator Solid. And actually, yung lineup ng next play Predator Solid, wala rin sila nung parang Johead na yung mauuna talaga. Pang dive, ganun. Oo, yung Hilda kasi, ano eh, parang makikita mo kung saan manggagaling eh, so pwede mo i-kite back. Parang yung Johead kasi isang biglaan eh. Biglaan. Flicker ejector, di ba? Eh yung Hilda, wala namang flicker. Retry. Mabilis lang tumakbo. Oo, so malalaman mo kung saan manggagaling. Eh, mobile yung Smart Omega. Kaya wala rin silang mapitas. Ang gaganda ng positioning ni Chester. So, pero yung Smart Omega, mas marami silang kit to pick off. And yun nga, nai-utilize sila yung kit na yun to pick off. And speaking of pick off, mukhang mahuhuli si parang Chester. Kinagis pa sa ere, pero Ling, with the ultimate damage is real, the crits will not connect kasi makakapag-flicker out pa si hit. Yung ulti ni Renny G, medyo nahuli doon. No, sayang kung umabot sana 3 members ang pula doon ng Smart Omega. Malamang sa malamang, simot sarap talaga. Pero hindi yun yung target. Look at the adjustment quickly coming in from next play Predator Solid. After the failed team fight, Chester died. Pero yung adjustment nila, na-timingan nila yung purple. Actually, na-timingan din ng Smart Omega yon. Pero mas nauna yung next play Predator Solid doon. Mas nakakuha sila ng position. And nanakawan na naman. Ay, hindi! Hindi, nakuha na GG. Ah, yung asuri niya purple ba? Mali ako. Akala ko nakuha nung Ling eh. Kung nakuha ng Ling yun, tagilid pa yung Smart eh. Nalugi pa yung panagkataon. Oo nga. Nice. Nasecure niya na kanyang retry, pero here on the bottom lane, look at this two. Very aggressive place. Way up the dragon naman, tapos puncture galing doon sa ating Hot GZ, pero disengage siya muna. I think naramdaman na nandito na yung dalawang membro. Or just ayaw nilang masayang seed. Uy, patama execution na. Oh, wala na tong puncture. Wala nang way to escape. And look at that Tempest of Blades. Tapos slide in, slide out na lang. Coming from H2O, picking off the main core dito ng Smart Omega. Oh my god, hinabol ng ultimate. Grabe ang gantawin. Oo, oh, nauntog. Nauntog si Kuya Hit. Pero men, oh, iba yung nawala yung puncture, nagko-cooldown that time. Tinake opportunity ng next play, Predator Solid. Ito nga ang kalakasan ng Ling talaga eh. Pag may purple buff, pag may red buff, tapos may turtle buff, pwede ka i-dive. Kahit sino ka pa. Kahit ano mangyari. Ado rin kasi mabilis talaga yung cooldown. Bilis, oo. Magiging problema. Si H2O sa tingin ko magiging key factor para sa next play Predator Solid to win this. Meanwhile, yung Smart Omega magaganda yung pinapakita na ano, ha, pick-off sa. Sa pick-off sila na nanalo eh. Oo. Kasi medyo lagi rin nagsosolo eh si Chester. Though, yes, magaling siya pagdating sa mga pag-aabang sa boost. Pero this time, yung hero na gamit mo, which is yung Hilda, hindi ganun kaganda when it comes to picking off. Pero another teamfight nga ang mangyayari dito. Picking off, Kurt Easy, ang ganda. Nang pasok ko the last insanity, Haji Z still try to run away. Tapos Converse. Kaso wala na namang puncture. Ling with that double kill, hinahabol ang gandulo ng mundo. Si Paring Hit, patay. Pati yung ating Johead dito, Kuya Manjin. May walang puncture, pero merong phantom execution, pero hindi niya rin magagamit talaga. 7-5, Kuya Baymax. Even though they got the turtle, next play Predator Solid, nilaban nila to the point na mawawala ng saysay yung turtle take. And with that, lamang na ang next play ng 1K. 1,000, hindi pa tapos. Mm-hmm. Pero yung problema dyan, hindi na pera yung tinitignan eh. Map control na eh. Awak mo na nga next play ang map control dito kasi mid lane turret yung nakuha sa kanila, unlike them na double sides lang nakuha nila. Pero Yawi will be falling down onto the middle lane. Yun lang yung problema ng next play Predator ngayon kay Manjin. Madalas miyembro nila naka-solo. Naka-solo. Pero ano din eh, feeling ko ayaw nila mag-solo, magaling lang din maghanap si Kenji. Iba mag-show to eh. Oo, number naman. One show ng Metropolitan. Metropolitan? Number 1 eh. Uy, pero ito another pickups going to happen yata. Chester still trying to run away, pero way Jit Kundo actually coming from the 2, pero H2O target si Haji using ultimate just to escape. Chester is sinudgo. Ito Abatash Gajan na huli yung ating 2. Drikadyo kaligayan, Renny G taking him down. Haji Z medyo nagkamali ka ng decision. That is going to be a double kill para kay Renny J, pero hindi pa tapos pumasok pa hanggang loob ng turret. Pero turret's damage is too much
for a Hilda, kaya hindi mo kayang tangkihin talaga yan. Totoo, may extra shield. Pero men, na-dodge yung Way of the Dragon, nakita mo yon, sumipa. Tapos umangat sa Ares sa H2O, parang pasipang uppercut. Parang ganun yung nangyari, kaso walang damage yun eh. Ini-imagine ko yung pasipang uppercut. Yung pa, pwede yun. Pasipang, men. Pero kung hindi na-dodge yun, malamang sa malamang na-burst si H2O. Yes. H2O. Baka na pa yun. Nabaliktad pa, nadali sila ng counter-initiate. Ibang klase tong laban na to, Dong. High caliber talaga. Kahit sino manalo dito, ladies, ang panalo dito yung audience. Alam mo, high level place eh, Kuya Baymax eh, no? Yes. Speaking of high level place, ito na naman, gumagawa na naman ng sariling place si parang Chester, trying to steal out the purple buff, pero hindi niya gawa yung follow-up. Ang bilis ng follow-up ni Yawi dito. Talagang ano, as long as merong ultimate yung ating Luwoy dito, gagamitin at gagamitin talaga. And dahil nga dun sa pag-teleport na yan, na-pick off nila si Toshi dito sa may bot lane na yan. Nabulol na rin ako dun sa pangalan ni Toshi. Ang taas din kasi ng global presence ng Next Play Predator Solid, yung Smart Omega kasi, kailangan pa nilang tumakbo at maglakad. Mm-hmm. Si Cho tsaka si Joel, kailangan naglalakad, tumatakbo yan sa mapa eh. Eh yung Next Play Predator, meron silang lumilipad na gatot kacha. Yung Link at teleport pa sila ni Yawi. So mauna talaga sa responde yung Next Play Predator. Pero speaking of responde, eto na yung responde nila. Kenji might fall down dito pero makakatakas using that touch. Jeep Kundo plus yun po combo. Fake Lord lang pala yung ginawa nila. No? Pero napaabot nila ng almost 1/4 of the HP yung Lord. No? I think good decision na rin. Binibate nila pumasok si Hit eh. Binibate nila yung ejector eh. Eh no, nakatago. Ayun na nga. Nauna huli pero walang damage yung binibitawan si Chester. No? Fake Lord naman, the Lord is now enhanced. No, malaking bagay na itong Luminous Lord pero dito may team may backpack na nagaganap. Way of the Dragon tapos show with the Jeep Kundo. Oh, basic attack na po. Sundo pa na lang po. Isang suntok, isang may espada. No, lugi. Pero disindit lang yung dalawa. Lugi yung may kamay. Yung kamay lang gamit. Lugi, espada yun. Hindi ka naman may susukan sa may espada eh. Pero nakapatay. Si Kuya mo to, Toshizi. Sino makakuha ng Lord dito? Nakuha ni MP. Nakupo. Pero hindi pa tapos yung backbackan natin. Look at that. Agad naman ng ejector. Pero look at the ultimate dito ng gato. Tirmaan yung show. Show still on the Jeep Kundo. Tapos yun po. Way of the Dragon. Way of the Dragon will connect. Auto Chester tapos Phantom Execution. Ganun kakunat yung Hilda natin kasi tatlong ultimate yung sinalo niya, yung Mature Shower nung ating Toshizi, Way of the Dragon tapos Phantom Execution. Hindi pa enough yung damage. Hindi enough yung damage pero at least nangyari na nangyari kasi men, ang galing ni Kenji dito sa laban na to. He's doing everything that he can to save this game for his team. Sobrang crucial ng pitas ni Toshi, no? Hindi natin nakita sa camera but the control na binibigay ni Kenji, men, lagi siyang pumapasok sa laban pero look at his head, isa pa lang Metropolitan number 1 talaga, sana all number 1. Gamit na gamit niya rin kasi yung Shunpo niya, talagang timing kung timing, removing the disables na pwedeng ibigay ng NXP. And right now ayan, the Lord is being bodyguarded by the Next Play Predator Solid. Hindi talaga nila hinahayaan na mapatay agad utilizing the huge minions na sinasamo ng Lord natin. Pantay sarado eh, no? Eto na nga, Remy J, pumasok pag isa dito. That was a risky Avatar of Guardian. Tignan natin kung paano ko nga! Grabe naman yung vacuum hit tapos nasa Insanity Ultimate of the Link pero oh my god, hit! Mr. Fundamental has fallen down. Tuloy ang bakbakan. Courtesy, half an HP left and the Lord is still alive. Another vacuum will connect pero disengage na from Smart Omega. And look at the place na ginagawa nung Ling dito. After pushing the bottom lane, talagang tumalon diretso onto that third tier turret dun sa may top lane. Sinubukan niya pang kunin kaso nakabantay dun si Toshi. Pantay sarado nga. Ladies and gents, Smart Omega trying to survive this game. Bitin na yung damage nung Meteor Shower. Ayun na nga, nakapatay dito. Siyempre yung muna makawala. Pero surprise, sino to? Makakawala! Kuya Morin! Ang sakit nga! Bobby Trace, patay doon. MB? MB siya ko lang. Buhay pa, meron pang immortality yung tropa natin dito. We'll try to run away and magsasucess nga yung pagtakbo niya dito. Pero I think hindi. Grabe yung Meteor Shower, talagang hinabol. Pero not enough biten, slow. Biten. Ang ganda ng experience sa'yo na 3-4-2 in favor of Smart Omega, though masakit
yung pagkawala ng inhibitor turret nila sa baba. Yun nga eh. It rhymes. At dito ano, dito mo makikita yung firepower ng lineup ng Smart Omega na nagmi-make sense, 'di ba? Hmm. Pagkakuha ng isa, instant lockdown, damage agad. Patay agad 'yun eh. Meteor shower talaga. Everything eh, meteor shower and everything eh. Kaso bitch. Oy. Kung may kasama lang si Hit doon. Nako, nayari talaga. And napansin ko lang, Kuya Manjin, this time round, yung purple buff, kahit hindi na mahawakan ni Hajizi, okay lang as long as hindi mabigay sa Link. Kaya kinukuha na rin kagad ni Kenji at ni Toshizi. Oo, basta wag lang mabigay kaya. No? Iba talaga may purple buff ang Link eh. Kasi at maximum uptime yung pag ano mo eh, pag out in out mo dahil yung ano mo yung kulay white, hindi siya energy, basta yung kulay white mo puno lagi. Maximum uptime mo. Utilize na utilize mo lahat ng skill pag ganyan. Oo, iba talaga. Kaya ako pag mga energy heroes yung gamit, ano talaga eh, purple talaga kaysa red eh. Eh kaysa orange eh. Pero men, iba pa din si Chester no? Iba mag-heal da to. Athena shield, double shield oh. Double shield eh. Dive kong dive talaga. Speak up dive kong dive talaga. Siya naman mag-isa. Masamasa na lahat ng skill. He will be picked after here comes the follow-up. Look at that ultimate. Coming from Mr. Polometa. Ang good luck na sa karena dito sa loob. Pero walang damage sa binibitaw ng NXP. Sinubukan tumakas. Pero will not be able to on that escape. Masakit yun. Dalawang miyembro ng NXP yung nawala. Double pick up mula kay Kenji tsaka kay Mr. Fundamental Hit. Parehas nilang sinut sa base nila isang kalaban. Sabi nila pagka-shoot Kobe. Dalawa yun. Crucial yun ha. Pag eto yun yung dahilan eh. Medyo na pa-asim yung pasok doon ni Parig Chester no. Tulad nga ng sabi natin kanina na yung hero niya ngayon is not is not like Johead na merong way of escape, may way of escaping to yung ejector na pwede niya ihagis pabalik yung kalaban. Ngayon wala. His only means of escape is yung ano niya additional movement speed coming from the skill gun which is not enough talaga dahil maraming disable ng Smart Omega. Totoo. Tsaka about sa disable, nagkaka-damage na rin sila dito. Kuya Baymax. Teka lang, eto na nga. Last Insanity MD, figure out. Pulado dito. Uy! Sa fundamental, walang buhay. Delikado yung kalagaya. Matatanggal yung immortality niya. I think hindi. Makakapat. Nakatakas pa. Pero here comes Ice Bolt. Nako, malayo talaga yung range ng sunog natin. Mahihila pa. Pero still has the shield. Coming from that ejector. Oh my God. Mr. Fundamentals has been taken off this time round. That is going to be a very huge mistake para sa Smart Omega kasi makukuha na yung Lord natin dito unless gumawa dito ng miracle play itong si paring Kenji. Last time Kenji na nga ba ulit? Is this it? Kenji, pumipesto, pulado ang Lord pero makukuha dito ni H. Oh my God, look at those vacuums! Renegy taking down someone. Ang ganda ng advance na kanyang ultimate dito, Chester. Still to go in Hubble Square. Easy, pinipilit tumakas pero hindi makabutan. Kenji ang target ngayon ni paring H2O. Pero disengage siya lang onto that turret. Oh my God, Kenji. Ay, nakapag-way up the dragon pa pero not enough damage na nga Yawi on that killing spree. 3-4 non-exchange tayo in favor of next play Predator Solid. Parang hindi ko alam kung nagigil ba yung Smart Omega on taking the Lord eh. Kasi they were setting up for the Lord. Yung pwesto nila pang setup sa Lord but unfortunately makunat na rin yung side ng next Predator Solid na out position sila on the point. Kasi sila pa yung na-outplay. Ito na ang revenge doon sa 2-0 nung mga nakaraang araw. Grabe! Predator Solid taking this series with a sweep against Smart Omega. Going the way yung last time. So ganito sila kalakas kapag ang talaga to onto that MPL regular season. Palag-palag dong. Bagay dito yung kanta niya, yung palag-palag, di ba?